Hello mga ateng, for today's video, tuwan ko kayo kung paano maggawa ng masarap na sauerkraut. Dati sabi ko, ano ba yung sauerkraut? Tapos yun pala nalaman ko, burong repolyo lang naman pala. Pero huwag nyo tong maliitin kasi healthy to sa gut, maganda to sa digestion. Lalo na yung may mga hyperacidity at acid reflux. Masarap to guys, parang feeling ko lasang ano lang siya, kimchi. Ginagawa ko nito sa isang repolyo, isa ring apple. Hiwain lang natin siya ng maliliit, tapos dudurug-durugin para lumabas yung katas niya. Nilalagyan ko din pala to ng isang kutsarang asin guys. Eto na yung apple. Siyempre, hiwain natin siya ng maliliit kasi ibiblender natin. Yan, maliit na. Siyempre, kaya na siyang i-blend. Lagyan lang natin ng konting tubig para ma-blend. Ayan ang mga ateng, maganda na yung texture niya. Habang inaantay nating ma-blender yung apple, i-prepare na natin yung repolyo at ilagay na natin sa garapon. Mas maganda kung meron kayong canning jars. Pero kung wala naman, pwede na yung ganitong mababasaging garapon. Tapos, may space siya, hindi lang yung sakto yung repolyo sa garapon. Kasi, pag nag-ferment siya, parang ano, aangat yung ano niya, yung water. Aapaw kasi yung juice niya. Tapos, ayan, ihahalo na natin yung apple na blender natin. Tapos, dagdagan natin ng konting tubig, pero hindi naman yung aapaw, yung tama lang. Then, takpan na natin. Tapos, araw-araw hanggang 5 days, ilulubog natin yung ibabaw niya. Kasi pag hindi mo yan siya ilulubog, parang may mamumuong puti-puti. Baka kung anong bakterya o yeast ang makatch niya. After 5 days guys, pag wala na siyang bula, pwede nyo na siyang i-ref, tapos pwede nyo na siyang kainin. Masarap siyang side dish.